To our viewers and listeners, magandang araw sa ating lahat. Minsan sa buhay natin, may mga pangyayari o nakaraang mahirap ng kalimutan, mahirap ng burahin. At minsan din ito ang nagiging dahilan upang tayo ay magpursige at mangarap sa buhay. Kagaya na lamang ng kwento na ating ihahatid sa araw na ito, na sana ay makakapulutan natin ang aral upang maging halimbawa na tayo ay magpatuloy sa buhay at hindi mawala ng pag-asa. Samahan ninyo akong tunghayan ang kwento ni Friends dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspiration with Ate Jack. Dear Ate Jack, ako si Friends, 18 taong gulang. First year college na ako sa pasukan this school year. Kasalukuyang di pa po ako nakapag-enroll. Gawa ng pandemic. Nais ko lang sanang ibahagi ang buhay na meron ako. Mahirap man ikwento o isalaysay ang buhay, lalo na kung pait at dalamhati na lang ang laging kumukumpleto nito. Mula simula, gitna, at wakas. Ganun pa man ibabahagi ko ang aking kwento, hindi para humanap ng atensyon o magpapansin sa iba. Sapagkat naniniwala ako sa bawat kwentong nababasa ng tao, may lakas at ibay ng loob na bumubuo. Lumaki ako sa isang broken family at Jackie. Yung mama at papa ko, naghiwalay 6 years ago. Naghiwalay silang dalawa dahil si papa ay nahuli ni mama na may ibang babae. Sa araw na naghiwalay sila, tila ba nawasak rin ang puso naming magkakapatid. Sa bawat patak ng aming luha, tila ba kami yung pinakamalas na pamilya. Maraming tanong at pangamba yung pumasok sa isipan ko. Hala, paano na magkakabalikan pa kaya sila? Paano na tayo? Baka maging miserable yung mga buhay natin. Pero alam mo kung ano ang malaking tanong na nabuo sa isipan ko noong mga araw na yun. Saan kami sasama? Kay mama o kay papa? Mahirap man sagutin ang katanungan na yan, ngunit kailangan mong magdesisyon agad at pumili kung sino sa kanila. Sino sa kanilang dalawa. Simula noon, nagkahiwa-hiwalay na kaming magkakapatid at Jack. 3 ang napunta kay mama at 2 ang napunta kay papa. Magulo. Sobrang gulo. Pinipilit ayusin ang gusot pero parang tila bang inaayos mo, mas lalong nasira sa kamay mo. Nasayang lang. Nasayang lahat ng pinaghirapan. Nasayang yung saya na akala mo ay walang katapusan. Ngunit dahil sa isang desisyon na hindi pinag-isipan, tila parang bula na naglaho. Bigla. Binuo mo ang isang bagay na akala mo ay walang makakasira. Iningatan mo ngunit nasira ng tuluyan. Oo, mahirap. Oo, masakit. Oo, magulo. Nakakagago pero ito ang takbo ng buhay. Patibayan, palakasan, matira ang matibay. Mga bagay na hindi mo inaasahan, na ni minsan hindi mo napaghandaan. Sa araw-araw na binigay ng Diyos sa amin, sa Kanya lang kami umaasa at nananalo. Naging miyembro kami nila mama sa simbahan. Naglingkod kami sa Panginoon at patuloy na umasang maging maayos ang buhay namin. Hindi naman naging madamot si mama sa nakausapin kami ni papa. Kaya minsan, inaya din kami ni papa na kumain sa labas. At mag-bonding together. Dahil nga sa saya na ibinigay ni papa sa amin,
nakuha ni Papa ang loob ko. Kaya bumalik ako kay Papa at hinayaan ko si Mama kasama ang dalawa pang kapatid ko. Nag-aral ako sa lugar kung saan kami dati nakatira at ityak. Pero sa di inaasahang pangyayari, tila ba unti-unting nagbabago ang buhay ni Papa simula rin nung naghiwalay sila ng babae niya. Yung palagi na lang galit sa amin kahit wala naman kaming ginagawang masama sa kanya. At minsan pa nga, napagbuhatan niya ako ng kamay. Nang dahil lamang sa labahan. Hindi ako nakapaglaba nung araw na yon. Dahil sobrang kailangan kong umattend sa paggawa ng school project. Dahil doon, nag-init si Papa at binugbog niya ako sa hindi sapat na dahilan. Sa bawat suntok at tadyak sa aking mukha, kasabay nito ang pagtulo ng luha kasama ng lugo. Dahil sa sobrang lakas ng tadyak niya sa akin, di ko namalaya na tumama ako sa kanto ng kabinet. At pumutok yung kanang bahagi ng mata ko na dahilan sa agarang pamamaga nito. At wala akong makita, Ate Jackie. Kasalukuyang nanghihina ako, nakahiga sa sahig, at tila ba walang nangyari at umalis lang si Papa. Nagantay lang ako ng taong tutulong sa akin, sapagkat sa pasa at sugat na nakuha ko mula sa suntok at tadyak ni Papa, di ko maigalaw yung katawan at ulo ko. Tila ba katapusan ko na nung mga araw na yun, Ate Jack. Palaging wala si Papa tuwing gabi, dilat na dilat ang mata. At madalas maraming pera. One time habang nakahiga ako, tiningnan ko si Papa na parang may inilagay sa isang fluorescent bulb na maliit na parang tawas. Nagtataka ako kung ano yun dahil sa bata pa ako at walang alam. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko. Ayun nga sabi nila na addict daw si Papa. Nagbibenta daw siya ng ipinagbabawal na gamot. Kaya siguro, ayun yung dahilan kung bakit nagawa sa akin ni Papa na saktan ako. Alam mo, sa mga oras na yun, parang bumalik yung bigat na nararamdaman ko dati. Yung bawat patak ng aking luha, may problema na namang nabubuo. Napatanong na naman ako sa sarili ko na humantong sa muntikan na akong magpakamatay dahil sa depression. Pero di ko ginawa yun. Kasi tila ba may nangalabit, nagpalakas ng aking loob. Na naalalang may Panginoon pala ako. Simula nang nangyari yun, bumalik na naman ako kay Mama at nagsimula ulit ng panibagong buhay. At nag-aral lang mabuti. Ginawa kong inspirasyon yung problema ko noon. Actually, nung bumalik ako kay Mama, nagsimula ang magandang nangyari sa buhay ko. Naging active ako sa school at nakuha ko ang iba't ibang medals at awards sa school. Naging with honors ako. Top 3, 94%, grade 10. 90% average, grade 11. And 92% average, grade 12. Sa problema na kinakaharap ko noon, samutsaring aral yung napulot ko. At isa dito yung hindi lahat ng broken family ay miserable. At hindi lahat ng buong pamilya ay masaya. Nasa miyembro yan kung paano nila pahahalagahan ang isa't isa. After all that happened to my life, masasabi ko pa rin maswerte pa rin akong tao. Dahil kahit di man mawala ang hirap at peklat sa aking mga mata, at kahit product ako ng broken family, at least, I was given a chance to prove myself and make them proud of me. And I will do everything para matupad ko yung mga pangarap ko. Nandito ako sa YouTube world kasama yung di ko inaasahang magiging mga kaibigan
na tumuturing sa akin bilang pamilya. Salamat sa inyo kasi ngayon kailangan kong isipin palagi na hindi lahat ng tao ay kayang intindihin ka. Mga taong nakapaligid sa iyo, bagkus ang iintindi sa iyo lang ay ang sarili mo. Dito na lamang po natatapos ang aking kwento. Na sana ay makakapulutan niyo ng aral at magiging halimbawa upang magpatuloy sa buhay. Nagpapasalamat, Prince. Yan nga po ang kwento ng buhay ni Prince, kung saan dati ay halos lugmok si Prince sa depression na dahilan upang muntika na siyang magpakamatay. Ngunit ito rin ang nagiging dahilan upang magpursige siya sa buhay. At ngayon ay marami siyang naging achievements bilang tao na sana ay magpatuloy siya sa buhay. At maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa ating programa. Dito ko na lang tatapusin. Nagpapasalamat ang inyong lingkod, Ate Jackie, dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspiration. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga kwento upang kakapulutan ng aral at magsilbing inspirasyon sa ating kapwa, i-search lang po Jackie Leif TV, our FB page, at isend nyo lang doon ang inyong mga kwentong nakaka-inspire. At atin pong babasahin isa-isa. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang suporta. Huwag po kalimutang i-like ang ating page at i-subscribe ang ating channel. At ito ang inyong lingkod, Ate Jackie.